las que vengan acá. Entonces, Pastor Marco, hindi niya kanang first to last about resurrection. Ayaw man galing, ayaw man kong hindi. Ako, iigil ko liwat balik, Calvary. Okay? How you define love? Okay? Love. Eh, mamuli na pala ka, Gunji, ang kasal. Okay? Team, love. You know, Calvary. Okay? God demonstrated His love. But in what way? Calvary. Life begins at 40? No. Life begins at Calvary. For without shedding of blood, there is no remission of sin. Okay? Now, tiningaga, the title of my sermon is Just for You. Just for You. Very personal. Just for me. Just for you. Ano ni ang simply ng title? Okay, resurrection is the bedrock of Christianity. Without, if Christ was not resurrected, we are men most miserable. Unang verse sa Bible, mas ilula, ansing, naglibog at ulugid. Ibukulong niya. Una, nakambal siya, pastor, in-invite siya ng bata sa Amerika. Ambal niya, pastor, why di ko na pasugot na magnakat sa Amerika, eh basi, magmalik ang Ginoo, hindi ko madala. Kaya ang nabata ni Lula Mansing na ang Ginoo magbalik ang aring ng Dibris Pilipinas na madala. Bula, akat sa Amerika. E kung mas didiin ka ng lugar, ay nakabato ka sa Ginoo, magbalik niya, madala ka rin mas didiin ka. Ikaduha, kamangkot niya sa atin, pastor, halos mabasa ko ang whole Bible pero naglipo ko sa 1 Corinthians 15 na naghambal, if in this life only we have hope in Christ, then we are men most miserable. Ito nahambal ni Lula. Naglipo ko nga, ako nga nagbutang sa ako na paglao kay Cristo Jesus, ako ang pinaka-miserable na tao sa kalibutan. The context is, if Christ was not resurrected, if Christ remained dead, then we are men most miserable. Why? Bangun kayo nato na pagbuo, ginbutang nato kay Kristo. If Christ, but since Christ was resurrected, then we are men not miserable. Okay? Because of the resurrection, that's why the bedrock of Christianity is the resurrection of Jesus Christ. If Christ was not resurrected, Christians, pagusto ka sa buhi, pagusto ka sa buhi mo. Okay? Eat, drink, be merry, pagusto ka. If Christ was not resurrected, I'm the first man who will throw the Bible. Pwede ko ihaboy, sunokon ang Bible, if Christ was not resurrected. If Christ was not resurrected, your faith, everything, sermon, all the preachings, okay, is useless. Number one, look at his condemnation. Okay? Look at his condemnation. May tatlo kabutan. Okay? See his rejection. See his ridicule. And see his response. Tatiyon si Jesus Christ, he was rejected especially by his own brethren, his own family. Kung may isa pa kasubok sa imong at iyon, sa akong at iyon, kung ang mga tao mag-reject sa akong, Jesus Christ, he was rejected by his own people, rejected by his brothers, until he was resurrected. Nagkakati na sila. And they were incensed with loud voices, requiring that he might be crucified, and the voices of them and of the chief priests prevailed. Again, look at his condemnation. Christ was condemned just for you. See him rejected just for you. See him ridiculed in your dukha. When was the last time you were rejected by your fellow office mate, classmate, or neighbor? When was the last time you were ridiculed by people, friends? Inang inyabuta sa mga tao. Kaginabalan siya nga, eh, kung binluwas ko ang ibang, luwas ako kalimun mo. Hindi ko magyabuta.
Alam niyo, pagyabutan, na-experience niya ni Kristo. Okay? Next, rejected, ridiculed, and the people stood beholding, the rulers was with them, they righted him, saying, he saved others, that he saved himself, if he be Christ, a chosen of God. See the rejection? Why not? Maybe today, tomorrow, coming days, people will reject you. As it was, usulod mo inadaw, mga tao, nagyabutak sa imo. Pero nung ginimo nila kay Kristo Jesus, 100% imoon nila ka imo kasahon. Okay? We will experience rejection in this world. In this world, we will experience ridicule, nagyabutak sa mga tao. Maton. At number three, see Jesus Christ respond. See Him respond. Verse 24, then said Jesus, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they parted his raiment and passed past. How Jesus responded to the ridicule? How Jesus responded to their rejection? The King of Kings, the creator of the universe, was rejected. The King of Kings, the most powerful God, man in this world, was ridiculed. How He responded. How He responded. Father, forgive them. Father, forgive them. No wonder Jesus said, love your enemies. Love your enemies. He demonstrated. He set an example for us to follow. Kasi iyon ang mga tao magyabuta sa aton. Alam mo ang problema sa aton? Sometimes, kita magkaspanon, kita magkautang. Kita magkautang. Kapulong ka lang, pulokon kasi masakit, kahabuyon mo na sa krapon, ang balila, kunabuyon ka sa bato, balusan mo sa inamay. Pero before mo ihaboy ang inamay, sulod mo sa krapon, nag-ihaboy sa iya. Iba, hindi ka mo kukulang, mabalos mo eh, mabalos. That's plus. Amunang ka. One time, nag-drive ko dito sa kasalig drinking, layo ka ng overtake ko, layo ka ang isang salakyan sa second lane, bukat ako, layo ka, kung nag-overtake ko, pagkatapos, nag-blame, pag ko sa iya, layo mo siya, clear, hindi, halong kong dalang, paglapitan ay nami, dibdudlugin ko niya, na, nakit-sakit ka, kung doon ang ula ko, madulungan ko doon, na, ama, dudlugin ko niya, ama, ang balang na, Father, forgive them. How we respond? Lord, katawara sila. Kamu dalam nama Tuhan, He sent an example for us. Kamu sa atong rejected, kamu sa atong kinayabuta, sa istilahan, naka Tuhan, kamu sa atong kinayabuta, the way we work, the way we talk, the way we lead, kinayabuta tao na aman, nagkakaboy, the difference from the world. That's why, kinahinutok kita ng mga tao, hindi pagbalusin. How He respond? See Him rejected, see Him ridiculed, see Him respond. Father, forgive them. Respond, simple sermon. Ako nag-remind sa inyo, na hindi mga butang natabok sa kay Kristo Jesus sa time, sa kaya mga pagkatao. Kaya hindi, natabok sa aton, sa silingat yun. Ang problema ang pagyabot ba ining mga ridiculed normal din sa makabot sa aton wala mo ang critical na part the way we respond to circumstances either God's way or man's way. Man's way follows God's way. Father, forgive them. Kapag mo the best of verse again in sulat na si Longo 1 Peter 2:23, in-insulto siya, pero wala din siya ng banos sa insulto. In-silutan siya, pero wala din siya ng pamaho. Nagsalig siya sa Diyos, kaamo ang nagahukong si insakto din. Hindi ka mabalos, kundi ang Diyos mabalos. Nag-intugya na sa Ginoo, ang tanan na mag-insulto sa iya, intugya na sa Ginoo. Kita rin yun. May pangawal siya, may kaon siya, tanan na tao, nagpagkas na iya, nahimu niya ka ng gusto niya. Hindi, may nag-inimo, pangkay, ang iya ng pokos. Imo ko sa akin. Kapag himuon niya ang pagbalos, kung
will spend eternity in hell. You and I will spend, we will spend eternity in hell. Kung nakabuhay ka na hindi, sunog, nakabuhot kong sa ginoo. Kaya kung nagbalos ka sa hindi na mo, then again, the whole Bible, you can throw the whole Bible. Number second. Second. Number one, this condemnation. Okay? Look at this condemnation. The second is, look at this crucifixion. Look at this crucifixion. How Christ was crucified just for you. He was condemned just for you. And second, this is second to the last, we will end. Second, see, okay, look at this crucifixion. How Christ was crucified. How Christ was crucified. Many times, the example ko sa inyo, kung nag-experience na magkita, grabe yung mga sakit, grabe yung mga pain, physical mga pain, emotional, o ano, kasi nga, sakit. Again, this kind of thing. As far as the crucifixion of Christ, dita, far away, kay yung antos. Inantos niya ang kanan, just for you and me. See his crown, and when they had plated a crown of thorns, they put it upon his head. Okay? See his crown. Never did a king wear such a cruel crown of mockery. A crown of mockery. The King of Kings and the Lord of Lords did not have a crown. What kind of crown? Thorns. Gripping a as the one of dribbling up bugal-bugal yung kasi yun. Yabuta. Dribbling na yabuta. A crown of thorns, since he is the King of Kings, pagkatapos yun yung mga tao na nagbutang sa iya sa thorns, what they did, all of them, they knelt down and worshiped. They knelt down and then, ipuha niya ang bayo ni Jesus Christ, yung butang sa linin, ang inang linin, ang unang inabayo sa mga hari. Terribly, kapag did it for you, just for you, me. See the crown of thorns, he did it, the crucifixion, he did it, just for you, and me. Number second, see his cross. No, nakalansan sa cross. Ang iba ng mga tao kayo sa Pakasko na nabalik na si Kristo nag-collapse lang pagkatapos in-revive siya sa mga disciples. Ito nabalik na nag-collapse lang inambalan siya sa staff at friend niya. Okay, nakalansan ka sa cross. Pagkatapos, 3 days, kaya ka lang sa cross. Napapilas ka, butangan ka sa van, hindi ka makakain. Tinabi ko yung collapse lang. Tumaghambal ka na nag-collapse lang siya. Actually, alam ko sa Bible, but when the party na patay sa Cristo. See his cross, not only the crown, but the cross. Sabi ko, punishment. Lansan sa cross. Ginambal ko sa inyo, Cagayan de Oro, puso ng lansan-lansan. Sa Quezon City, kung wala ko din, ang kapalansan sa Quezon City, mabahin. From that point, sa, ang grabe nga lansan nga ay, buhol. Sabi din ang buhol, parang ko ginang buhol. Grabe na ang lansa nga nai. Dito sa Cagayan de Oro, ang kapalansa, nag-jangkan ka basket, nag-jangkan ka, pero damag, kapanin ko. Pwede sa kapalong na, at yun na lakas na siya sa cross. Ang naglatigo sa iya, ang matong iya ng itang suko, na naglakat siya, naglampusan, hindi siya naglampusan, panos niya. Araw mo, hindi joke nagpan, araw mo ba, ulopon, kumbal siya, inaya man ninyo yun. Nakakabugit siya, inaya. Hindi ka ba? Kumbalo siya, ang sipo niya, hindi. Kumbal? Masayon na siya na pagunting. Hindi rito. Sino nga nalangang kumbal? Simon, kumbulig siya. Saan? Ano ang balik siya sa Christ and yun? Hindi pray, kumbaliyan. You want to follow me? Pick up, okay? Deny yourself. Take up your cross daily and follow me. Deny yourself. That's self-denial. That's selflessness. You want to follow me? Forget yourself. Follow me. Deny
self-denial. Take up your cross daily. And that speaks of sacrifice. You want to follow me? And follow me. That speaks of service. Beloved, you know, see his crown. See his cross. And see his cross. But God commanded his love toward us that while we were sinners, Christ died for us. What's the cost? What's the cost? What's the motive? What's the purpose? What's the goal? For you and me, not to stand in hell for eternity. Para ikaw na ako, hindi na maka-impirno sa may katapusan. That's why. It's the cost. The cost. The third cost of the cross. Redemption. For you, be redeemed. So, he is lost. Ano ang the purpose, Kristiano? What's the cost of your living? Ano ang response sa itong pagkabuhi? Kung ang motive, ang purpose ng pagkabuhi, na ito ang pagkabuhi ni Kristo. He came to serve and not to serve. This is the purpose. The cost. Naghihingi mo niya ang tanan. Naghihingi mo niya ang tanan. Hindi mo na tanan. Para ikaw ka po. Puri na si Maya. Last, katapusan. Never did a king have such a noble cause as did Jesus when he set out on his crusade against him. And number three, and last, look at his, number one, condemnation was condemned just for you. Look at his crucifixion just for you. Number three, look his conquest. Look his conquest. Just for you. Okay? Okay. Number one, see him redeeming. For as much as you know that you are not redeemed with corruptible things, the silver and gold from your vain conversation, received by tradition from your fathers, but with precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Purchased with the blood of Jesus Christ. No, Christians, he paid his whole life for you and me, to redeem you and me. In redemption, the word agora is buying back. Yung bakalan ni Cristo liwan. Stories sa BPS, ang baruto sa bata, yung bakal sa tatay, naanod, nadula. Ang bata, nadulaan sa iyan ang baruto. Then the following day, lagaw sa tinda, nakita sa bata, ang iyan ang baruto. Ang kambalan ay, ako niya baruto. Paling kay may Cristo na, yung bakal sa tatay, liwan ang baruto para makuha. This is the picture. He owns us, and yet he is to pay. And he buy us back by his blood. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. We see him redeeming. Okay, this is the point. Agora, buying back the bahala. Kakano nga Kristo magbahala sa aton, hindi ang tila, pero butang sa kalibutan. This is the life of Christ, the blood of Christ, so life. Kumpita ninyo. That's why, how can we give less to God? If Christ gave 500%. Ano ginagtagalay niya? All to Jesus? Diba? Ang sisil, diba? Nakuha mo? All to Jesus Christ surrender all. Nakanta kasi na. Pagkatapos, mismo Christ, hindi ka makasurrender. Diba? Oh? Oh, to Jesus, surrender your life. Okay? God owns us. Okay? We are not of your own. Pabuhay kita. Eh, Kristo, pabuhay kayo. Pinbakala niya kita. Owns us. Pagpapay kita. Ay, makabuhay sa pagpapalingon. Jesus, thank you for living. The center of God's will. Okay? Salamat sa inyong pabuhay. Pabuhay na the center of God's will. Pabuhay na nag-iisip na ang natiya sa akon, ang Diyos. Kasi ka nagbakala sa akon. Kagway ko ngayon sa guling-guli ko, anong ihambal niya? Pagkasundun ko. Kung si Kristo lang pangang patungo, ihambal niya, Lord, let this cup pass from me. Hindi sa gusto mo mag-antos, hindi sa gusto mo
formang suffer, ma-experience ng mga ridicule, ang rejection, ang condemnation, crucifixion, hindi siya gusto actually. Ang bali niya, let this cup suffering pass from me. Instead, not my will, not the way, dahil kita. May mga butang sa kabuhay na ito na kung hindi ka gusto, galing ko na muling gusto sa Ginoo, sabay pa ng mga bata. Lord, thank you. Kapag naman yung kabuhay ko sa mga buhay, alam, ako pagkasundod, hindi tayo yung gusto. Kasi hindi ka makapagutang. Pero as soon as pinatag mo ang gusto mo, umuun ko, pagkasundod ko, hindi ako kagalingon. Letter B, see him redeeming, see him rejoicing. Okay? The word, he said, it is finished. Ang rin sermon ko, it is finished. It is a time of rejoicing. Tapos na. Hindi ka muli ang pag-isipo mo. Tapos ang butang na tinatahin mo sa iyo mo. See him rejoicing and letter C, see him reigning. No. Resurrecting. 1 Corinthians 15:20. Now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that sleep. See him resurrecting. Okay? John 11, last three verses, we will close. John 11:25, Jesus said, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet he shall live. Verse 26, ang maunang ng buhay ang nagtuo sa ato na si mapatay siya, papanaw siya. What's the proof? Jesus Christ was resurrected. He died on the third day, he was resurrected. And the disciples were amazed, they were afraid. Why? Jesus said unto them, I called you before. This one, ang Ginoo, nag-hampan na sa atong the Bible, what will happen in the last days. That told us what will happen 20 years, 10 years from now, what will happen in the future. He told us, nag-wain-transform ng hatlog na, nag-punahandog na, same with disciples, ang malalang na ni Jesus, I called you before. Ang problema ng mali, pinambalan sila, nalipatan nila ang pulong si Ginoo. Gusto ano, untunan mo ang Bible, ikabuhay mo. Nagaling dapat kaduluhan, ikaw ang buhay, nabalan ka, pagbilangin. Okay? The world is getting worse. Economy will collapse. Tanang nabutang at nabuo, okay? In the last days, Kyrus time shall come. Pabudlay at katapusan na panahon, we are now in the last days, the last days. Then, afraid, amazed, shocked, no. That told us the Bible, what will happen in the future. That's why we're confident, makatubang sa sining ng mga tuon, may vaccine or wahan, kanan, pamagay, kapalan na, that told us, and nag-uuyat na siya ang promesa. Katapusan, see him reigning. I like this verse, hindi ko mag-blows. Philippians 2:8-9, and they found in passion as a man, he humbled himself. Christ humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross, for God also had highly exalted. This is verse 9. Highly exalted him against him and given him a name which is above every name. Verse 8, Christ humbled himself. Verse 9, God exalted him highly. Secret of going up is going down. He humbled himself. God exalted him highly. Verse 10, every knee should bow, every tongue should confess that Jesus is Lord. Every knee. Ang tanan magaluhod, ang tanan magaconfess that Jesus. Someday, ang tao ngarap sa impyerno, he will bend down their knees and confess that Jesus is Lord. But why not can sama? Anong mga tao, every knee, every tongue shall confess that Jesus, right now, mga tao, wala na mapati that Jesus is God, Jesus is Savior, Jesus is the only way para sa kaluwasan. Someday, you will realize, you will confess, you will bend your knees. Magambas na, truly, He is the Messiah. Okay? Ang isma nun, at loob mga reminders sa inaga, look at his condemnation. Look at his crucifixion. Look at his confess. Okay?
Kamayipang, kung hindi ngayon nanonan ko ang conclusion, hindi mo kinuha sa akin. Hindi mo kinuha sa akin. Grabe, nagako, hindi mo niya nanginilang tanan. Okay? Para mag-offer ang eternal life free. Okay? Eternal life is free because Christ paid the price full is for life. Again, Abraham, nagpapalas ng duta, nagway ko siya ng ayaw, magpila. Ang text, kung ginayaw niya, kapapatay si Abraham, magbalik ang duta sa kanya. Christ paid the full price so that no one can cut us off from his hand. Kristuhanon, papatay man kita, but there is resurrection, all of us. Kaya sa langit. Pero kung may ari man, isa rin sa aton, na way ka kabalong, mapatay pa, di ka pakanto. Iniingat kong, dumdumon mo. We are all sinners before God. Kagamay mo na kung ba? John 3:16. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Pagpuna si Christ Jesus bilang imong personal Lord and Savior, salitan mo siya. Kung ikaw wala pa na kapatong kay Kristo, nagabot sa imong kamatayon, you'll spend eternity in hell with God. Walang pinakasubot. Nag-pray kita, Lord, thank you sa mga mensahe, thank you sa mga reminders. Salamat po sa dakong assurance. Ang Diyos, kamuging kuhan ng salita sa ang Diyos sa buhay. Salamat po. Mag-abot pa lang naman tayo sa amin. Nag-auyat kami sa mga promesya na may kapagadaw. Mag-aun naman ang iyong makabalik. Mag-aun naman ang rapto, Lord. Nanulang ino ang iyong pagkoto. Ang day na kami iningat noon baton, alig, Christus, ilang ang mga personal Lord and Savior ang nakilala mo kami. Makasala at hindi naman maluwas ang mga pagkakamun. Lord, ikaw mga umayon ka at gaya namin ino in Jesus' name we pray. Amen.